Kung may problema ka sa club namin, subukan mo kaming paalisin. Kapag nanalo kami, mapupunta na sa Jukin Buklab ang buong dojong to. Ganun na kasimple. Yeah! Sa susunod na linggo na ang preliminary match, mas maganda sana kung makarecruit tayo ng member sa lalong madaling panahon. Mitsumi, ang sabi mo sa akin, gagawa mo ng paraan, hindi ba? Sinama ko tong kaklase kong si Tukmol bilang pagbati. Narinig ko kasing inannounce niya sa klase na gusto niya mag-participate, kaya kinumbisi ko siyang sumali. Matapos ng araw na yun ko simulang nakita. At sa loob ng 8 taon, paulit-ulit ko na itong nakita. Paulit-ulit. Maaring sa pagkamatay ko, ito na rin ang huli kong makikita dito sa mundo. Ang mensahero ng kamatayan. Sakin ka kung maaasa ka pang maliligtas mong yung sarili sa parusa ng kamatayan. Hindi ka karapat dapat maligtas matapos mong gawin sa amin to. Isa talaga siyang kasuklam-suklam na duwag. Hindi ba, Shin? Inay. Ang kaluluwa mo ay parang isang espada na unti-unting kinakalawang at nabubulok. Mahina at pangit. Ang iyong kalooban ay mabubulok din dahil sa'yo. Tunog pa lang ng pagbunot mo ng iyong spada ay isa ng kahalayan. Pero hindi to nakakahiwa. At dahil katuwaan lamang sa'yo ang pananakit ng iba, masasaktan at mawawasak mo rin ang iyong sarili. Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi ako mamamatay! Hindi ko kaya mangyari yun! Kuya? Okay ka lang ba, Kuya? Oo. Ayos lang ako. Si Maya? Umalis na siya papuntang school. May sumundo sa kanyang nakamotor kani-kanina lang. Ah, ganun ba? Mukhang kailangan ko na rin pala umalis. Kuya, sino yung kausap mo kanina? Aya, ibig sabihin, narinig mo rin kanina ang mga boses na yun? Ha? Oo. Ganun ba? Okay, simula na natin. Teka, sigurado ka bang pwede nang tanggalin tong cast mo? Eh, hindi pa gumagaling tong sugat mo eh. Oo, pero wala nang paraan eh. Sabi mo eh, huwag kang gagalaw ah. Dudurugi mo ba bitiko ha? Hindi naman senpai. Pero siyempre, gusto pa rin kita matalo para akong kilalanin pinakamalakas sa Todo High School, di ba? Tumigil ka na, Kuzo. Gusto mo bang ma-disqualify sa preliminary matches? Hello, Miss Maya. Pasalamat ka, nakaiwas ako! Oy! Oy, Shin. Good morning! Oh. Kumusta, Shin? Maya, maaaring iniisip mo na nakatulong ka na sa akin dahil sa ginawa mo. Pero sa oras na maging pabigat ka, paalisin kita. Maliwanag ba? Maliwanag, Kuya. At ganun din ako. Sa oras na makakita ako ng kahinaan, susugod ako. Kaya mag-iingat ka. Ganyan ba talaga mag-usap ang mga yan? Ha? Oo, baliwala lang yan. Ganyan lang talaga ang dalawang yan, masanay ka na. Kung hindi, matutulad ka lang sa akin kapag masyado ka nag-alala sa kanila. Okay, umalis na tayo! Oo! Wow, ang galing naman! Hindi ko alam na may ganitong bagong building pala sa Todo High School.
Doon ba tayo lalabas sa arenang yun? Hindi, ano ka ba? Ang mga magaganap dito ay ang mga pinakahuling limang laban lang. Kung ganun, saan naman gaganapin ang ibang mga laban? Tahimik lang po! Bago natin simulan ang ating tournament, ipapaliwanag lang po sa atin ni Master Todo, ang punong guro ng Management Committee, ang mga patakaran sa labang ito. Alam kong alam nyo ng lahat na ang para lang ito ay nabunoon sa pagtitipon ng daang-daang mga estilo sa martial arts na nagmula pa sa panahon ng Meiji, ilang daang taon na nakakaraan. Ang mga estilong ito na noon ay nagpangkat-pangkat ay makikita na sa ngayon bilang mga club sa high school na ito. Sa ngayon may 76 tayong clubs. Kaya naman, sa kagustuhan namin tipunin ang iba't ibang mga estilong ito ng martial arts at bumuo ng isang eskwelahan sa pamamagitan ng enforcement system, ang grupong mananalo sa tournament na ito ay mapapabilang sa enforcement system. Uy, siya nga pala, kuya. Yun, eh, ano yan? Estudyanteng magiging nagtataka lang ako kung bakit sumali sa tournament na ito. At bumuo ka pa ng club para lang dito. Natin ang kampiyon ay hindi huwag mong sabihin pinaplano mo maging presidente ng enforcement team. Nang simulan ang pagkakasang ito. Hindi ko pinapangarap yun, no? Limang napiling membro lamang mula sa bawat club ang pwedeng maglahok sa pakikipaglaban. Ang limang mapipiling kalahok mula sa bawat club ay inaasahang lalaban ng buong tapang bilang isang grupo para sa dangal ng kanilang martial arts style. Ha? Anong sabi niya? Parang lalo lang ata akong nalabodo sa sinabi niya. Ano ka ba? Simple lang yung sinabi niya. Ang patakaran, limang miyembro lang mula sa bawat grupong pwedeng sumali. Ibig sabihin, yung limang yun lang ang bibigyan ng pagkakataon. Ha? Pwede kang gumamit ng sandata o tirahin ang kahinaan ng kalaban mo. Pwede lumaban kahit saan at sa kahit na anong paraan na gustuhin mo. Ha? Anong kalokohan yung sinasabi mo? Hindi ba bawal yan? At saka isa pa, high school lang tayo ah! Mukhang nakapili na sila kung sino-sino maglalaban. Nakuha mo na yung tournament schedule ng isang araw, di ba? Ang boring naman yan. Akala ko pa naman ng una kahit sino pwedeng labanan. Miss Maya, iba naman yata ang iniisip mo. Deathmatch na ang tawag dun, hindi isang patas na labanan. Mas mahirap pa nga yung pinagdaanan namin last year eh. Diriin mo, inasinta ba naman kami ng archery club mula sa rooftop ng school? Oo nga. At dahil napakabagan ni Noribin Mayugi tumakbo, siya yung tinamaan ng lahat ng mga pana. Ha? Teka, excuse me, Buda. Hoy, saan ka pupunta? Pakiusap, pitiwan mo ako. Akala mo patatakasa kita na basta-basta? Kung sakaling magawa mo yun, sisiguraduhin ko hindi ka makakatikim ng katahimikan. Mukhang hindi lang yun. Mukhang kahit sila hindi kahayaang makaalis ng school ng buhay. Tingnan mo. Mukhang nagsimula na ang tournament at sila ang mga kalahok na miyembrong lalabanan natin. Tama ka. Ang limang diablo na ako dagawan Ninja Army. Kami ang makakalaban nyo sa first round. Huli ka! Siguradong huli na natin siya ngayon. Ano ka ba, Maya? Mag-ingat ka naman! Hayaan na natin mga nakababata magligpit sa kanila. Para naman makarelax sa mga matatanda kahit konti. Sinong tinatawag mong matanda? Ganito pa lang, tinatawag nilang preliminary matches. Ang saya! Nagsimula ng labanan. Yan ang kapalaran. Shin, sigurado ako na inaasama sa mayon. Ang kapangyarihan yun.
na lalaki na magpapawalang saysay ng iyong buhay. Wala ka sa sarili mo. Delikado yan, Shin. Dapat maging alerto ka. Hindi natin alam kung sino ang susunggab sa'yo dyan. Oo, tama ka. Pasensya na hindi na maulit. Sa totoo lang, hindi naman sa takot ako mamatay. Ang hindi ko lang matatanggap ay ang mawala sa mundong ito. At hayaan na lang na mapunta sa kanya lahat. Uy, Senpai Bunshi. O, bakit? Gusto ko lang sanang pumunta sa CR. Okay lang kung magpasama ako sa inyo. Ha? CR lang, kailangan mo pang magpasama. Ano ka ba? Para ka namang bata. Tate, ore zettai osawareru sio. Nani itte yaru? Temei hitori nerai uchi shita toko de nan no toku ni mo nannen da yo, kono boge. Demo... Ha? Oh, sige na! Pupunta na ako mag-isa! Sige na! Yan nga pala. Ikuha mo na rin ako ng sandwich at kape. Ikaw muna magbayad, ha? Maya! Saan ka ba tumitingin? Ako ang kalaban mo! Tigilan mo ako! Pwedeng-pwede ko siyang tirayin sa dibdib, pero... Etong sa'yo, maanghita na bahaya! Mukhang hindi talaga interesado lumaban ko si Senpai. Skane, ore ra konna toko de nonbiri shitete. Iin da yo, yarite yasura ni yarase tokiwa yo. 負けたら負けたで早く帰れてラッキーじゃん。 マジでやる気ねえんだな、この人。 Hindi talaga mapagkakaila. Mas malakas na sila ngayon kaysa nung unang araw na dumating sila dito sa Todo High School. Alam mo bang, sa galing ng team up ng dalawang yan, halos lagi sila nananalo? Ilan lang talaga sa school na to nakakatalo sa kanila. Ibig sabihin yan, makakaasa na akong kayo ang mananalo sa tournament na ito? Kusunoa. Ah, oh, ikaw pala. Oh, tapos na ba kayo? Tanggalin niya talaga? Isang grupo ko nga pala kasali, Miss Kusunoa. Sa ngayon, nasa medical group ako. Hindi pa kasi ako nakakasali. Paano kasi? Taon-taon ang daming na-injure sa tournament na ito. Tignan mo, may isa na dito. Alam mo bang, kapag ang pressure point na ito ay tinamaan, hindi mo na magagamit ang kanang kamay mo kahit kailan. Anong gagawin mo? Pues, gawin mo ang gusto mong gawin. Pero siyempre, asahan mo, hindi ako magpapatalo sa'yo, kaya gaganti ako, Miss Kusunoa. Nagbibiro lang ako. Oh no, masakit pa ba? Hindi na. Naisip kong, mas mabuti kung hindi mo na kita lalabanan sa ngayon, Maya. Dahil, kahit ano pang gawin ko, alam kong wala talaga akong laban sa'yo. At kung maaari, ayoko na sanang matalo pa ulit. Siguro lalabanan na lang kita ng walang patawad balang araw kapag nagkaroon ng pagkakataon. Sa ngayon, wala kang dapat ipag-alala. Nga pala, nasan si Shin? Nakita ko siya kanina. Mukhang tinawag ni Mr. Todo para kausapin. May importante yata ang bisitang dumating dito sa school. Ikaw talaga, Kusunoa. Wala akong nalalaman. Maniwala ka. Walang nabanggit sa akin. Tungkol nga pala dun sa insidente na nabanggit ko sa iyo sa bus station noong isang araw. Dahil sa ilang hindi inaasahang pangyayari, hindi ko nakuha ang kasagutang hinihintay ko mula sa iyo. Pero alam kong hindi ka nakalimot. Emmy! Nasaan ka? Alam kong nandiyan ka lang sa tabi-tabi. Pakiusap, sumagot ka! Kahit hindi natin kasama ngayon si Shin, alam kong kayang-kaya nating papanalunin ang labang to. Nakakaasar. Masama talaga ang kutupo sa mga nangyayari ngayon. Kamusta na kaya si Shin? Ibinabalik ko na sa iyo. Ang espadang kinuha ni Mana Kusunoha mula sa iyo. Kunin mo na.
Emmy! Puchuan! Naalala mo pa ba ang araw na yun, Shin? Nang una mong hawak na espadang yan, walang taon na nakakaraan. Ano ang naramdaman mo nun, Shin? Masarap ang pawiyan ng buhay ng mga tao? Tapos gamitin mo ulit ang espadang yan hanggat gusto mo. Pinahihintulutan kita. Ibig mong sabihin, si Master Dogen mismo ang nagsabi na gamitin niya siya ng bagay na yun? Hindi ako naniniwala. Alam naman niyang sa oras na gamitin niya ng kapangyarihan na yan dito sa school, hindi na magiging patas ang labanan at siguradong magkakagulo ang lahat. Wala akong magagawa kung yun ang gusto mangyari ni Master Dogen, Miss Kusunoha. Nagkakaroon lamang ng hustisya matapos ang kaguluhan ng kadiliman at karahasan. Upang mabuo ang isang tunay na martial artist, ang simbolo ng ganap na hustisya, ang paglikha sa isang ganap na kasamaan na siya magdadala ng pagkawasak sa nakararami ay kinakailangan munang matupad. Sa pang-apat na round, kung maaari sana gusto namin maging malinis at patas ang labanang ito hanggang sa uli. Magagawa natin to kung ang laban ay one-on-one sa bawat miyembro at gagawin sa loob ng limang magkakahiwalay na silid sa building na to. Okay ba yon? Okay na yun. Basta umpisa na natin para matapos na. Siya nga pala, wala yata ang captain ng grupo nyo. Darating ba siya? Tungkol doon, pwede yun ang kunin yung nanalo sa laban niya. Kung ayaw niya naman, eh dito lang beses na ako lalaban. Okay! Sino naman kaya makakalaban ko ngayon? Ako. Good luck sa'yo. Okay. Sisimulan ang bawat pares ang laban sa isang classroom. Isa ka talagang diablo, Tatang. Hindi man lang kumura pa mga mata mo. Walang galang! Malaking kahiyan ang ginawa mo! Masaya na ako. Sa kusino ko ngayon at sa kasalukuyang kalagayan ng eskwela ang ito. Isa pa, wala naman akong obligasyon sa'yo para pagbigyan ng mga kailangan mo o gawan ka ng anumang pabor. Paalam. Walang taon na nakakaraan na masunog ka ng kapangyarihan ng espada at mawala sa sarili. Dahil doon kinilala ka isang mapanganib na nilalang na handa ng paslangin ng mga punong pamilya. Ako ang dahilan kung bakit nabubuhay ka pa rin hanggang ngayon. Kung bakit hindi ka nila pinatay. Kung hindi yun isang obligasyon, hindi ano ang tawag mo doon. Ingrato ka kung hindi ka marunong tumaraw ng utang na loob sa mga taong pinagkakautangan mo ng buhay mo. Para sa pansarili mo lang naman ang kasiyahan na ito, hindi ba? Dahil makaluma si Master Dogen, naniniwala pa rin siya na ang mga tao ay nauudyok ng mga bagay tulad ng utang na loob, kabaitan at kapangyarihan. Nakulagot! Sa kaso ni Shin Natsume, mas epektibo ang estratehiyang ito. Ang kombinasyon ng dalawang tao. Ang mga galaw nila, mukhang magagaling ang mga to. Konti lang ang nakakaalam nito pero sasabihin ko na rin sa inyo. Ang mga tao may kakaiba at hindi pa lubusang nalilinang nakapangyarihan ay kinokolekta ng pamilya ng mga Takayanagi. Tsume, sonzai shimasu. Shin no chikara no hatsudou wa karera ni totte akatsuki no keisei na no desu. Ang ginamit ko sa'yo ay kapangyarihan lang na mula sa kalikasan. Binubuo ito ng limang elemento, ang kahoy, apoy, lupa, metal at tubig, parang kuryente mula sa lupa. O bakit ganyan ka naman makatingin sa akin, Miss Kusunoha? Puchuan, sabihin mo nga sa akin, sino ka ba talaga? Okay na yung itsura mo. Pero para may kulang ng konti eh. Ang mga damit mo sa gabal.
闇を招き、闇は自らを終焉へと導く。次回天上天下暴発、その先に何があるというのじゃ。